Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas! Panibagong issue na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat issue ay ipapakita natin ang saloobe ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. Nakakasulasok po na iniinsulto ang mamamayang Pilipino at buong mamamayan, buong bansa sa ganitong gimmick at palabas. Walang naniniwala sa ganitong gimmick. Anong kailangan ka naging sundalo, di ba? Huwag kang makihanay sa mga totoong bayani namin. Sundalong hindi ka kanin. Bayani, drug addict ka. This president, no, pinagtatawanan siya. And my other point. Listening to this president talk about drug addiction, about the drug menace, when he himself has not submitted to a drug test that we've been clamoring for. What's your moral ascendancy to talk to us about this problem? Walang naniniwala sa itong president na ito. Budol talaga. Nakakasuka at sobrang panluloko talaga sa tao ang ginagawa ni Marcos Jr. Dahil pinagtatawanan na naman ang eksena na tila ipinagmamalakipan niya. Ang napakadaming tanong at butas na pinalabas nila na nakahuli daw ng pinakamaraming pulburon. Kaya naman lalo lang silang nabubuking ng mga tao. Dahil tila tanim at makulo na naman ito dahil napaka-imposible ng ganitong pangyayari. Hindi ginalingan ng direktor na gumawa ng eksenang ito. Kailan ka naging sundalo? Diba? Huwag kang makihanay sa mga totoong bayani namin. Sundalong hindi ka kanin. Bayani, drug addict ka. This president, no, pinagtatawanan siya. So, nagbabayad na si Bongbong Marcos dito sa 2 taon na pagpapabaya niya sa taong bayan. At yung indifference niya, yung pagsisinungaling niya, yung panloloko niya, na nag-plummet ang trust ratings niya. So, kung ano sinasabi niya dyan, pinagtatawanan siya. No? So, and there are so many questions that come to mind. Nakakahiya itong president na ito. Budol talaga, sinungaling. No, I mean, I don't even know, Eric, where to start sa pagsabi kung saan. Napakaraming butas. You mean to say, a 13 billion worth of shabu na haul, no, na dinadalamin ninyo, iisa lang ang tao. Wala man lang resbak, wala man lang motorsiklo na sa harap at sinadya pa niya na pumunta sa checkpoint. Ma'am, please. Na walang lisensya. Ma'am, wala siyang driver's license. No driver's license. Nung college ako, wala akong driver's license. Para ako ninja, nagtatago talaga Tapos ako. Tapos ang kargada mo, 2 tonelada ng shabu. Ang karga ko lang nun, Coke. Hindi cocaine, Coca-Cola. Pero ito, you're insulting our intelligence by telling us that a 13 billion worth of shabu was being driven in this photon van na hindi nga natin alam magkasya ba yan. At sinadya ng isang driver na pumunta sa regular checkpoint. It wasn't any surprise checkpoint, no? And I look at the footage, I don't see any PIDEA. Doesn't seem like there's any PIDEA agents there. I don't know. Because this seems highly irregular. At ang mga items, ma'am, wala na sa loob ng van. Yes, ginalaw. Ginalaw siya. Diyan pa lang, matitechnical ito. Yeah, ginalaw siya talaga. Kasi nung time ni PRRD, sumasama ako sa mga, just to cover it, di ba, yung communications. And from the communications perspective, I could not believe it. A Philippine president is moderating a press con of a lower-ranking police officer. Meron pa siyang mga disclaimer na gano'n. May patapik-tapik pa siya. Meron pa siyang excuses na alam mo kami sa military. Billion shabu na nakuha sa isang van na ang size ay hindi pwedeng magkasya ang 2 toneladang kargada ng shabu pero napagkasya. Ang kinargahan na van ay photon na ang kanyang weight ay nasa 4,400 pounds. No? Mga nasa 2,000, ang total weight niya nasa 2,000 mahigit kilograms. Ang nakuwang shabu ay halos kabigat lang ng van na ito. So kung totoo yun na nakakarga sa van na yon, ang almost 2,150 kilograms ng sinasabing shabu, hindi makakagalaw ng 2 pulgada ang van. So paano siya nakapag-travel na ang karga niya ay halos kasing bigat ng katawan at bigat ng buong sasakyan? That is very, very simple logic of analysis. Paano nagkaroon ng kargada na 2,200 tonelada mahigit ang van, hindi magkakasya ang laman, hindi kakayanin ng bigat ng van at ng kanyang capacity ang bigat ng kargada, at tapos nagpatawag tayo ng press conference sa isang lugar na wala na sa loob ng van ang mga ito? That's very dangerous. Bakit? Pwede po itong madismiss ang kaso at ang driver na ito na ginamit na props ay technically may absuelto sa kaso at hindi matutuntun saan ang galing ang droga sapagkat
malinaw po na may violation. Hindi kami mga abogado, pero kami natututo sa pag-analisa ng kalagayan, chain of custody of evidence. Dapat ipinakita na ang mga syabong ito ay totoong nasa loob ng van. Correct. At dapat inobserve in transparent and public. Total, nagpa-presko na kayo, pinatawag ang media. Nandun din ang PIDEA, nandun yung mga local officials, at makikita na talagang nandyan ang syabo sa loob ng van. Kasi nga, paano magkakasya ang ganoon kadami, 2 tonelada, at kasing bigat siya o mas mabigat pa sa van, paano kikilos ang van na yon kung ang kargada na sinasabi nyo ay doon nakuha, subalit na mag-press conference ay nasa harap na ng mga tao, ng media, pero wala na sa loob ng van. So questionable. Ma'am, pwede talaga ma-dismiss itong kaso na ito at ang taong ito ay parang pinalabas na props lang. Number two, nagpa-press conference kayo at hindi pa natatapos pa lang operation, nandun na ang presidente, ipinakita na ang driver, eh di nakatakas ng may-ari ng droga. Kasi nagpa-press conference na kayo. Kalukuhan po ito. Huwag niyo pong maliitin ang taong bayan sa kanyang kaalaman. Number three na punto, halos hindi alam ng police kung anong sasabihin niya. If he was the one leading that actual checkpoint operations on the ground, hindi mo nakikita na excited siya, hindi mo nakikita na firm ang kanyang pagpapahayag, at parang uneasy. Sinasabihan siya, o uneasy siya, sinasabihan pa siya ng Pangulo ng Bansa, kaya mo yan. Ano ito? Kabi-briefing lang, binigyan siya ng script, at dahil hindi niya alam kung anong gagawin, natutuliro ang police. Bakit hindi ang umarap dyan si General Marbil o ang regional director, si Abalos? Bakit yung kapitan ang umarap dyan? Ganon kalaki pala, the biggest in history. Bakit po natin ito kinu-question? Sapagkat obviously, nandun po ang mga elemento ng isang pandaraya, isang pangluloko, at ginamit pa ang itong operations na ito para pagtakpan ang totoong kapalpakan ng gobyernong ito sa drug war niya, at upang ipakita, kita niyong kanyang statement, sabi niya, now we can declare na hindi kailangang may pumutok na baril, may balang gagamitin at may mamamatay sa isang tama at isang mapayapa na pamamaraan ng drug campaign or drug war. Obviously, gusto niyang patamaan dito si Rodrigo Duterte at ipahiya at bigyan ng isang pag-atake sa isang moro-moro na presentation na kaya palang gawin ang hindi marahas, hindi pumapatay, hindi madugo na uri ng pamamalakad sa drug war campaign, at samantalang napakalaki pala ng mga nakukuha na mga volume of drugs. Sabi niya, nakakasulasok po na iniinsulto ang mamamayang Pilipino at buong mamamayan, buong bansa sa ganitong gimmick at palabas. Walang naniniwala sa ganitong gimmick. O ang itsura ni Bongbong Marcos, hindi siya seryoso sa ganitong 2 toneladang shabu na nakuha. Yeah. At parang patawa-tawa siya, na natutuwa siya, na parang nililibang-libang niyang ang mga tao. And my other point, for us Filipinos, no, listening to this president talk about drug addiction, about the drug menace, when he himself has not submitted to a drug test that we've been clamoring for, anong, what's your moral ascendancy to talk to us about this problem? Walang naniniwala sa'yo. Ma'am, pinagtatawanan niya lang ang ganitong kaseryoso na issue. Nakita niyo yung mukha ng driver na ito. Pero alam namin na may garantiya yan, don't worry, madidismiss ang kaso na to. Importante, makakalimutan na mga tao, 2 taon, wala na yan. Gimmick po ito. The case will not stand in court, even if I'm not a lawyer. Why? The chain of custody of evidence was not preserved. The integrity of the evidence contaminated. Ito pa, at patuloy lang nating ipapakita ang mga komento ng mga nagagalit, sumusuporta at mga dismayadong mga netizen. Alam na natin, buo na ang istorya, wala nang kawala, silong-siluna ng lambat. Aksyon na ang kailangan. Matalimit ang mamamayan, pag nanatili sila sa kanilang posisyon, pati mga kabataan, pinakamalala ang mangyayari. Dahil mga pasimuno pala sila sa pulburo. Binigyan ni FVR at CBBM ng chance, pero ngayon, hindi maganda ang naging resulta. At nasira yung mga pinagsikapan ni FVRRD na mabago. Panahon na siguro na i-impeach yan dahil mahirap na kung babalik uli ang tao sa mga naunang admin na walang pagbabago. Ang mga Pilipino ay magising na sa pandadarobo ng gobyernong ito. Hoy gising, huwag matulog sa pansina. Nakakalungkot na patuloy silang namamayagpag. Kami sa Mindanao, malayo sa Luzon, pati na ang Visayas. Sino ang mga matatapang na maglilid at kami isusunod sa aklasan? Sangusawa na kami, at dahil sobrang mahal na ng bilihin. Gusto ko makita, nakakulong silang lahat at nagbabayad sa lahat ng mga katiwalaan ginawa nila. I love Pilipinas. Si
Inday Sara, pati si Tatay Digong na biktima sa Duterte. Lahat kami na ipinanganak sa Mindanao, we support Duterte. Kawawa na ang taong bayan. Kung manatili pa yan sa pwesto, bayan gising, tindig at paglaban ang kinabukasan. Mas madaling bunutin ang ugat habang hindi pa malalim ang kapit nito. Sa 2 taon pa lang nila sa Malacanang ay ganito na. Paano na lang kung madagdagan pa ang taon nila? Kilalanin niyo ang inyong mga sarili. Kayo ang makapangyarihan at naglagay sa kanila sa palasyo. Kayo din lang ang merong kapangyarihan para sila itapon sa impyerno. Akala ko, itong Marcos at Duterte na tandem nung eleksyon ay may magagandang resulta. Kasi magkasundo sila bilang presidente at VP. Pero ang gulo pala ng kinalabasan. American Financial nagsuporta sa Marcos, kaya po ganyan sila kabulgar mga actions. Pag walang mag-step up to stand, 6 years nasira ang economy ng Philippines. Fake ang mga tao nagsasabi, magandang economy now. Madaming common na tao na apektado sa kahirapan na. Plus alcohol, disaster talaga sa brain yan. Kaya wala na sa matinong comprehension yung dalawa at galit na lang ang natira sa utak at puso nila. At tayo ang kawawa. Pero pinag-government, yung binoto natin, at pinagkatiwala ang pamilya. Ahas at nanunok lang kami. Bakit ito palang first lady ang walang advocacy? Samantalang lahat ang nagdaang first lady, may kanya-kanya silang advokasya. Sa bagay, ang advokasya niya ay kam-kam-kam-kam. Ano ang masasabi mo sa isyung ito? Just comment below at i-like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.